Magandang gabi mga ka-Amstel. Sa video natin na to, papakita natin yung ating CDH na nanganak na. Pero may anak pa sila nung una. Okay? Ito yung point na ibig sabihin, na-late na tayo ng pag-separate sa kanyang mga anak. Kasi kung mapapansin nyo, ayan, meron ng panibagong babies, diba? So ayan, meron na naman silang panibagong babies. Ngayon, kailangan na natin i-separate yung mas naunang naging anak nila kasi malaki ang possibilities na imbis na ang makapag-breastfeed is yung mga bagong babies natin, eh ito pang mga dumedi na to. Itong mas nauna, baka dumedi pa sila pero kaya na nilang kumain. Kaya ngayon, ang gagawin natin, i-separate na natin siya. Ayan, ganyan po. Kumbaga, pumapasok ulit dito yung kasabihan na sinasabi nila na ang hamster daw is kapag nanganak is manganak ulit. Ito yun, no? Ito na yung point na yun, no? Na kumbaga, manganak ulit yung ating hamster kapag yung kanilang naunang anak is malaki na, katulad niyan, di ba? Kung mapapansin niyo, laki na, di ba? Halos ano na 'yan, going 2 months yung ating mga mas naunang anak na to. Kaya hindi po totoo, wala pong katotohanan yung kapag ang ating female hamster is nanganak, manganak ulit kapag minate nung ano. Hindi po magkakaroon ng ganung pagkakasunod na panganganak. Wala pong mangyayaring ganun kahit sa hamster po yun, okay? Ngayon, ito, ayan, ganyan nga, ganyan ang mangyayari. Manganak po ulit kapag yung mga nauna nila is malaki na. Ayan. So, ito palang ano natin ito is odd eye, kung mapapansin nyo, yung isang mata niya kakaiba. Diba? Ayan o. Kita nyo? Ayan. Yung isang mata niya, odd eye. Pero, kumbaga sa tao, para siyang merong katarata. Okay? Ayan. Doon nyo po mapapansin. Kaya, para sa akin kasi ang odd eye, isang hindi ito kagandahan para sa isang hamster eh. Pag magkaiba yung hamster kasi yung mata niya, para sa akin lang ha, kung ako tatanungin nyo sa tagal ko nung nag-aalaga ng hamster is yung isang mata na yon merong parang sabihin natin side effect, merong parang diferensya, kaya ganun yung kulay, kaya kakaiba. Okay, hindi katulad ng sa pusa. Kung mapapansin nyo, karamihan ng mga pusa is odd eye, pero kumbaga yung vision nila is okay. Diba? Hindi katulad sa hamster. Eh, sa hamster kasi napansin ko ganun eh. Kapag ang isang hamster is odd eye, parang pagdating ng panahon na yung kapag tumagal-tagal na sila, parang nag-iiba yung pagka-odd eye nila, yung isang mata na naiiba. Halos parang nag-iiba yung ano, yung kulay. Medyo mas nagpe-fade yung ano nila, yung halimbawa, pula yon, naging light yung pagka-red niya. Itong ano natin na to, itong CDH natin na to na Rex, mapapansin nyo, ayan, Rex siya. Is, odd eye ito dati. Nung tumagal-tagal, nagulat ako, ayan, nagiging kakaiba na yung kanyang isang mata, yung pagka-odd eye niya. Mapapansin nyo, dating pula yung kabila, nagiging parang ano na siya, red na mapush siya, no? Nagiging light. Okay, ayan, balik tayo sa mga anak nila. Ayan, makikita nyo may pusod pa yung kapapang anak pa lang. Pero huwag kayong mag-alala pag ganyan ang nangyari sa ano nyo. Huwag kayong masyadong maging parang hala nang anak, hala, parang gagawin ko ganito, ganito lang, simple lang. Relax lang kayo, kasi kalma lang kayo. Masyado kasing pinapalala lang ng iba na kapag may ganyan ng anak, kailangan daw ihiwalay kagad.
O kailangan talaga hiwalay kagad kasi ang possibilities na mangyayari dyan is ito na yung mga dedede. Dahil ano, diba? Tapos may mga nagsasabi pa na yung gatas daw nito, konti lang, ganyan. Nasa pagkain po yan, kung anong binibigay nyo. Kung malaki yung nutrition, madaming nutrition siyang nakukuha sa pagkain, masusustentuhan yan. Kasi nyo, pakita ko yung isa sa mga ina-experiment ko pa. Kasi, di ba, sabi nila, kapag nanganak daw, tapos nanganak ulit, hindi na daw maano yung unang anak. Eto, ganito ginawa ko. May nanganak akong CDH. Ngayon, sa kabilang kulungan, may nanganak din. Mas nauna lang siya nanganak siguro, mga 2 weeks. Tapos sumunod yung kabilang bin. Yung mga anak ng kabilang bin, nilipat ko sa kanya. Okay? Kasi sabi nila, kapag may bago daw anak, hindi na maasikaso yung naunang anak. Eto, papakita natin sa inyo, ha? Babasagin ulit natin yung trip nila na yun. Diba? Yun ang mga trip nila, eh. Mga sinasabi nilang hindi katotohanan, eh. Diba? So, papakita natin, ha? Kukunin na natin yun. Kukunin natin. Teka lang. Yan muna kayo, ha? Teka. So, ito. Kinuha ko. Okay. Kinuha ko yung experiment ko. Oh, ayan, ha. Pakita natin. Oh, di ba? Kung mapapansin nyo, meron na silang mas malalaking babies na nauna. At kung mapapansin nyo rin, merong panibagong babies na sumunod. Di ba? Oh. Nakikita nyo, wala pang balahibo 'yun, di ba? Ilan ang ano ang days na agwat niyan, di ba? Kasi pwede ano eh, ganyan yung sinasabi nila na ano eh, na kapag nanganak daw, pag minate, is mga nganak daw ulit. Eto, hindi niya anak yung maliliit. Ang anak lang niya is yung malalaki, okay? Yung maliliit na yung kinuha ko lang sa kabilang, ano, kabilang parents na inilagay ko dyan. Okay? Tapos yung mga nagsasabing kapag hindi daw nila anak yon is kakainin. Okay? Kakainin. Kasi hindi naman daw nila anak eh. Hindi rin wala rin katotohanan yun kasi ngayon kung mapapansin nyo, hindi nila anak yan. Pero hindi nila kinakain, di ba? Wala. Buhay nga yun. No? Hindi nila kinakain. Di ba ilan yan? No? Oh. 5 pa rin. Oh. Di ba? 5 pa rin yung mga pups na, ano, yung mga babies na malilit. Pero titignan ko yan. Ine-experiment ko yan. Pag yan nabuhay, ha? Mali na naman yung kasabihan nila na 'di ba, nanganak daw tapos minate yung ano kasi yun nga hindi na naging totoo, 'di ba? Na minate manganak daw ulit. O ngayon, eto, ginawa natin ng example. Halimbawa nanganak, halimbawa na lang ulit nanganak ulit. So ayan na. Ayan na, 'di ba? Kinuha ko lang sa ibang parents, 'di ba? Kasi sinasabi nila kapag ang isang hamster daw is nanganak at nanganak ulit ng pangalawa, hindi na daw mapapalaki. Umaasikaso yung mas nauna. O ayan, oh. O, so makikita nyo ayan sa video natin na to, basag na naman yung trip na yun. Ano ba? Ano ba nangyayari sa ano natin? Puro po parang hindi nakatotohanan yung mga ano, yung mga iba kasi sinasabi, di ba? O ngayon, papatunayan ngayon natin sa video natin na to, na wala na namang katotohanan yung sinasabi nila na yun na kapag ang isang hamster is nanganak, tapos minate, nanganak ulit, hindi na maasikasa yung nauna, hindi na raw mapapadede, mapapabreastfeed kasi yun na lang daw ang mabibreastfeed at mawawalan na daw yung ng sustento sa gatas dahil meron pa nauna eh, di ba? O ngayon ganito, kasi hindi naman walang katotohanan yung sinabi nila na ano eh, na kapag nanganak yung hamster mo, is mga nganak ulit, diba? Walang katotohanan yun. Kaya ngayon, ang ginawa natin is, nanganak to, meron akong hamster sa kabila na mga almost 2 to 3 weeks lang ang pagitan, kinuha ko, nilagay ko dito para, kumbaga, parang ganun na rin yung magiging, ano yung gusto nilang sabihin kasi, diba? Ngayon, ayan, ginawa natin. Pinagsama natin para, ano, diba? Plus yung paniniwala pa nila na kapag hindi nila parents is kakainin. O di mali na naman yung sinabi nila na yun. Ayan o. Hindi nila anak, hindi nila kinakain. Okay? O. E di, paano ba yan? Ayan, may bago na naman tayong
ano yan, may bago na naman tayo napulot na bagong ano na naman, di ba? Oh. Ano ba yan? Parang minsan, ano eh. Minsan, kung parang kung ako yung baguhan, pag narinig ko yung mga ganung ano nila, syempre maniniwala ako, di ba? Pero para sa akin, di ako maniniwala kasi kumbaga sa experience ko eh, yung experience ko kasi yung pinagbabasihan ko eh. Yung experience ko din yung isinishare ko sa mga nag-hamster, di ba? Sila kasi yung sinishare nila, mga napanood lang din nila yun, mga narinig lang nila, mga sabi-sabi lang din yun, di ba? Na, na hindi pa nila nagagawa. Na pinaniwalaan kagad nila na sa kagustuhan nila maging sikat, maging bida o maging tingin sa kanila is magaling. Okay? Kahit hindi pa nila ito nasusubukan, narinig lang nila, may nagtanong, sinabi nila para ang tingin sa kanila is alam na nila yung ganito, di ba? Pero ayun, no? Oh, di ba? Yun yung point ko dun eh. Kasi hindi ko alam ba't may mga ganung kipo na ano eh, na kung magturo, ano eh. Proud pa eh. Proud pa nilang itinuturo yung mga ganung bagay, di ba? So, ayan, ito. Sa ano natin na to, ayan, makikita nyo talagang ginawa natin yung mga bagay na taliwas sa mga sinasabi nila, di ba? Okay. So, paano? Titignan natin kung mabubuhay yan. Lima yung inilipat ko dyan na panibagong babies dahil may una silang anak eh, di ba? Eh, hindi naman kasi mangyayari yung kapag minate nung male yung female, manganganak ulit kaya walang katotohanan yun. Kaya ang ginawa natin is kumuha tayo ng panibagong babies, lima, sa ibang CDH natin na kapapanganak pa lang. Isinama natin sa mas matandang ano na ipanganak na, di ba? O, ayan. Parang ganito. 'Di ba? Parang ganito, ito naman, no? Oh, nanganak na yung peres, pero malalaki na yung babies. Hindi ganito kaliliit, 'di ba? Kaya nga walang katotohanan yung kapag ano, manganganak agad. Yung kapapanganak pa lang, manganganak agad ng ganito. Hindi walang katotohanan 'yun. Manganganak sila, ayan, katulad dito, manganganak sila ulit kapag yung nauna nilang anak is malaki na, marunong nang kumain. Mag-isa at ano na, uminom sa water bottle, di ba? Oh, wala talagang katotohanan yung mga sinasabi na naman nila noon. Oh, di ba? Yari na naman ako niyan, magagalit na naman sila niyan kasi naipaliwanag ko nang tama, naipakita ko na mali na naman yung kanila, di ba? Magagalit na naman sila niyan. Di ba? Babas na naman tayo, tanginan. Ay, sorry. Nagmura. Sorry. Ayun, di ba? Hirap sa kanila eh. Diba? Nagsasabi ka ng totoo pero magagalit sila. Bakit? Bakit sila nagagalit, diba? Gusto lang din naman nating turuan ng tama yung ano, diba? Kasi yan yung ano eh, normal at natural na nangyayari sa pag-aalaga ng hamster. Diba? Hindi na natin maitatanggi yung ganyan kasi yan at yan talagang mangyayari sa ating mga hamster. Diba? Ako nga, kita nyo. Oh, talagang pinapakita ko. Ganyan yung beddings ko. Ganyan kadumi. Nag-breed. Diba? May nakita na ba kayong pinakita sa vlog niya na ganito kadumi? Mas madumi pa dito? O kaya ganito kadumi? Yung kulungan? Yung beddings? Hindi, diba? Kasi pinapakita nila, bago nila ipakita yan, lilinisan muna nila. Papakita nila yung kalinisan ng hamster. Diba? Pero para sa hamster, hindi kalinisan yun yung ginagawa nila. Diba? Sa hamster kasi yan yung bahay nila eh. Nandyan yung scent nila. Pag binago mo yan, mawawala yung mga nilagay nilang scent. Sa paningin kasi natin, dumi yan. Pero sa paningin nila, yan yung mga pag-aayos nila sa kanilang bahay. Okay? So, paano mga hamster? Iiwalay ko muna itong mga to. Ha? Eh, siguro, wala na naman kayo napulot na aral sa video ko, di ba?
O, di ba? Doon lang tayo, transparent tayo para sa mga bagong mag-aalaga ng hamster para alam nila yung talagang mangyayari. Okay? Alam nila yung papasukin nilang hobby kung ano yung mga nangyayari. O, di ba? So, paano? Sa susunod po ulit, ha? Mga hamster. Ayan. Antayin natin kung mabubuhay yung nilagay kong lima o yung mas nauna. Di ba? Paano? Kita-kits na lang ulit mga ka-hamster, ha? Dito lang yan. Ha? Sa nag-iisang Philippine Hamsters Addict. Di ba? Genetic nga daw eh. Alam daw ba natin ang genetic ng mga hamster, di ba? Natawa nga ako dun eh, sa sinabi na yun eh. Nilalaman pang genetic eh, di ba? Kung tutusin, yung pagtatanong nyo na yun, simple lang yun eh. Kung ako tatanong mo dun eh, para lang tayo nagkakape nun eh. Pang genetic. Hindi mo alam kung anong mas malakas ang genetic eh, kung ang male o female eh, di ba? Oh. Comment kayo, sinong mas malakas ang ano? Ang male ba o ang female? Kapag magbi-breed ka. Oh, sige. Sa yung dun sa tamang makakapagpaliwanag sa comment section, bibigyan natin ng isang pares. Na kahit anong gusto niyo hamster, maparobo, CDH, kahit alin niya, kahit Rex, winter white, pudding, Syrian na blue. O, sige. Yung mga pagpapaliwanag, di ba? O. Kaya minsan, ano eh, huwag kayong mangungumpara o magsasabi ng hindi maganda sa ano nyo, kahabi nyo, kaya kaano nyo, kasi akala nyo, kayo lang yung marunong, di ba? Akala nyo, porkit madami kayong alaga, alam nyo na lahat. Diba? Madami din ako alaga, pero hindi ko pinagmamalaki na sa sobrang dami ko, minaliit ko yung isang, ano, ito. Diba? O, konti lang alaga niya, ganito, ganun. Bago ko laitin yun, tinitignan ko kung siya ba may sinabing di maganda sa akin. Pag may sinabi siyang di maganda, syempre, Pinoy tayo eh. Sasabihin ko rin yung pangit na nakita ko sa kanya. Pero dahil hindi natin ugali yun, diba? Bahala na lang sila, diba? Kung ayaw nilang manood, kung galit sila sa mga ginagawa natin, mga pinapaliwanag, YouTube channel natin to, diba? Huwag silang manood, diba? Sino bang, ano, may matututunan ba tayo sa kanila? Wala. Mali-mali nga yung tinuturo nila, diba? Tapos, may napanood pa pala ako ito mga ka-hamster, ha? May napanood pa pala ako kapag may syndrome daw na halimbawa stargazing, may tinatawag silang mercy killing. Okay, mercy killing ito yung para daw hindi na mahirapan yung hamster, papatayin na lang daw, pipigilan yung paghinga ganyan, para forced to sleep na lang para hindi na raw mahirapan dahil merong syndrome, okay? Kasi kapag ang hamster gano'n na merong syndrome, yung halimbawa, yung umiikot, yung stargazing na yun, paulit-ulit na ginagawa ng hamster, is kapag nanganak daw ito, nakakahawa daw, sabi nila, naipapasa daw ito. Okay, naipapasa daw ito sa mga anak. Okay, ito, hindi muna pala puputulin yung video natin na to kasi naisip ko pala yun eh. Naalala ko yun dahil kapapanood ko lang kaninang tanghali yung ano na yung mga mercy killing, yung mga ganung bagay. Papakita natin. Meron kasi ako ditong isang Roborovski na umiikot. Okay? Hindi ko kinakahiya yun. Sila kasi kinakahiya yun eh. Kaya nila nasabing mercy killing para sa hamster na merong syndrome. Alam mo, dun sa nagsabi na yun, buhay din yun eh. Diba? Oo. Oh. Pakita natin, ha? Buhay din yan eh. Oo, papakita natin. Mercy killing, ha? Hindi ako ano dun sa mercy killing na yun. Ito. Pakita natin. Ito ka muna, ha?
kukunin ko lang yung Domorovski natin na merong syndrome. Okay, ito. Mga kamster. Itong Roborovski natin ito is meron siyang syndrome na stargazing. Okay? Ayan, kung mapapansin nyo, yung female na yun, nung hindi pa nanganganak yan, is umiikot. Talagang mabilis yung ikot niya. Ikot siya ng ikot. Okay? And then, sabi din nila kapag may stargazing daw, pag umiikot, hindi na magbi-breed. Ayun, hanggang ngayon umiikot pa rin siya pero konti na lang. Oh, 'di ba? Pero kung mapapansin niyo, female kasi 'yan eh. Kung mapapansin niyo, is nanganak siya. Ilan yung naging anak niya? Tatlo. Sabi nila na ipapasa daw 'yan sa mga nagiging anak. At that una pa nga sinasabi nila kapag may ganyan daw, hindi na nagbi-breed. Okay, hindi na nanganganak kapag mayroong syndrome. So, ayan. May syndrome yan, stargazing. Umiikot-ikot. Pero, napag-breed ko siya, nanganak. Hindi ako nag-mercy killing. Kasi hindi ko gawain yun. Ha? Buhay din yan eh. Buhay ng hamster yan eh. Inaalagaan ko yan kahit may syndrome yan. Hanggang sa huling paghinga niyan. Pakakainin ko yan, aalagaan ko yan, ibibigay ko yung treats na gusto niya, treats na para sa kanya, gamot na para sa kanya. Ha? Hindi ko gagawin yung tinuturo nung iba, yung sa napanood ko. Hindi ko gagawin yun. May manood na newbie sa'yo, makakita ng stargazing sa hamster, yung umikot-ikot, papatayin niya. Sa tingin mo, tama yan. Buhay pa rin yung kahit maliit yan, may mga buhay yan. Kahit maliliit yung mga yan, napakahalaga ng buhay niyan. Yung para sa akin ha, hindi ka tunay na ano na hamster keeper kapag ginawa mo yun. Kapurkit may syndrome, nakikita mo umikot-ikot, sabi mo nahihirapan siya, papatayin mo na, mali yun. May syndrome yan ha, pero nag-breed siya. Okay? Ayan o. Kasi yung mga ganyan, yung mga may syndrome na ganyan, kailangan dyan ano eh, kumbaga talagang kailangan ibigay mo yung mga ano niya, mga pangailangan para mabuhay siya. Hindi mo siya papatayin o pigilan yung paghinga niya para mamatay na dahil alam mong nahihirapan siya. Hindi naman nahihirapan yan eh, yung sa pag-ikot niya. Kalukuhan yun na nahihirapan. Kumbaga, syndrome lang niya yun eh. Ha? Kasi kung yan yung nahihirapan, hindi nakakain yan, hindi naiinom yan, di ba? Hindi na magbi-breed yan. Okay? So, mali na naman yung ano nila, di ba? Basag na naman sila sa paniniwala nila na kapag may syndrome daw, hindi nagbi-breed, makakahawa sa anak. Titingnan natin yung magiging anak niya pag lumaki. Kung yan din is umiikot. Ha? Kaya ekis yung sinasabi nila yung mercy killing sa hamster, lalo na pag may syndrome pagdating sa Roborovski o sa Winter White. Kadalasan kasi nangyayari yan sa Roborovski tsaka sa Winter White. Eh. Tapos CDH yan, bihira sa Syrian. So, paano mga hamster? Ayan ha. Ekis tayo dun ha, sa mercy killing na yan ha. Huwag nyo gagawin yun. Maawa kayo sa mga hamster. Kahit ganyan yan, mga ano yan, may buhay yan na mahalaga. Huwag kayong gagaya dun sa mga keeper na ganun. Ano yun?
parang sinabi mo na hindi kita mapapakinabangan eh. Ha? Hindi kita mapapakinabangan kaya papatayin na lang kita. Sabihin ko nahirapan ka, 'di ba? Ano 'yun? 'Di ba? Masakit kung nakapagsalita lang yung hamster na 'yun. Baka mamaya murahin ka pa noon eh. 'Di ba? Kinalaki mo ako, kinuha mo ako, kaya inalagaan mo ako, tapos porkit ganito ako, umiikot. Papatayin mo lang ako porkit di mo ako mapapakinabangan, di mo ako mapapakita sa vlog mo. Di mo ako mapapakita, may pagmamalaki, may pagmamayabang sa mga viewers mo. Kasi umiikot ako, baka ikasira mo pa. Di ba? Kasi meron akong alagang umiikot. Di ba? Di ba? Hindi, mali yun, di ba? Mali yun. Bakit mo papatayin yung ganyan, oh? Hindi ka ba naaawa? Kung papatayin mo yan, oh? Nakapagsilang pa ng tatlong, ano, panibagong hamster. Oh, isipin mo na lang sa mga, ano, yung na-mercy killing mo na, di ba? Ilan pa yung ipoproduce nun na hamster? Ilan pa yung ilalabas nun? Ilan yung mga pinatay mong dapat lumabas na ganyan, di ba? Hindi man lang nila nasilayan, 'di ba? Yung mundo natin, 'di ba? Dahil sa katulad mong keeper na sa tingin ko baka sarili, 'di ba? Kapakanan mo lang iniisip mo kasi hindi kapakanan ng hamster 'yun. Kung kapakanan ng hamster 'yun, hindi mo in-mercy killing yung ganyan, 'di ba? Negative tayo diyan sa mercy killing niya. Ako kahit may syndrome ang hamster ko, aalagaan ko yan, papalaking ko yan, bibigyan ko yan ng pagkain hanggang sa huling hininga yan. Aalagaan natin yan, ha? Huwag nyo tutularan yung mga ganong kito, maling mali yun. Okay, so paano mga kamso, yan ha. So, tingnan natin. O, paglaki nyan, kung meron din syndrome. Pag yan walang syndrome, mali na naman yung sinabi nila na yun. Diba? Grabe. Alam ko, sikat ka pa naman yung nagsabi niyan. Mercy killing pagdating sa hamster. Ako, hindi ako sikat pero negative yung ano, yung mga sinasabi mo. Tignan sa mercy killing. Walang magandang idudulot sa hamster yan. Sa pag-hamster, wala. Mercy killing, papatayin mo porkit may syndrome. Wala. Maawa ka naman sa hamster, boy. Hindi porkit may pera ka, gaganunin mo nila yung buhay ng hamster mo. Gaganda nga ng lalagyan mo, yung bean cage mo, pero nasan yung puso mo para sa alaga mo, porkit may syndrome. Ako, ito lang kulungan ko, only ito. O, kinakalawang pa nga, sobrang tagal na, tagpi-tagpino. Taon na to eh, kulungan ko. Pero hindi ako nag-mercy killing pagdating sa hamster kapag may syndrome. Ikaw, tamahan na lang kung sino tamahan, kung sino ka man. Ganda ng kulungan mo, laki ng kulungan mo. Diba? Nasa 5,000 nga mahigit yan eh, yung kulungan mo eh. Diba? Pero, pagdating sa, ano, sa hamster, mercy killing, news ko, maawa ka naman, boy. Eh, kiss sa'yo. Kaya hindi nakumangat yung ano mo eh. Mercy killing. Wala. Sa una lang may natutunan sa'yo dahil pinapaliwanag mo, nakukuha mo lang din yung idea na yun sa Google. Para ka rin si Google, boy. Ako, yung mga tinuturo ko dito, base sa mga experience ko, ayun. Wala akong kinuha sa Google. Lahat ng tinuturo ko dito about sa mga natutunan ko sa pag-aalaga, sa tagal ko ng pag-aalaga. Ha? So paano, ayan, may syndrome. Naalagaan ko pa rin yan hanggang sa huling hininga niya, papakainin natin yan. Okay? So paano mga kamso? Ha? Huwag nating tutularan yun, ha? So paano? Yun lang po. God bless sa'yo.